naging mailap pa rin sa ating gilas ang panalo sa kanilang huling laro sa Group D ng FIBA World Cup kalaban ng Angola. Natalo man ay masasabi nating ito na ang pinakamagandang performance ngayon ng ating kupunan. Higit na magkalapit ang kalidad ng laro ng dalawang teams, kaya naman kahit wala ng pag-asang makaabante sa susunod na yugto ng torneo ay sinubaybayan pa rin. May implikasyon pa rin naman kasi sa positioning ito at syempre laban pa rin ito ng pride. Sa tindi ng laban ay umabot pa ng overtime. Parehong may silat. Depende na lang kung sino ang makapupukol ng big shot. Para sa Angola, halos lahat ng ipasok ng kanilang coach ay nakapagbigay ng kanilang ambag. Pero sino nga ba ang tinutukoy kong kahawig ni KD? Lilinawin ko lang na ito ay sariling obserbasyon ko lamang. Habang pinapanood ko ang laban na ito, hindi ko maiwasang mapansin na may pagkakatulad ang itsura at pangangatawa ni Yannick Moreira sa kilala nating si Durantula. May mga anggulo na medyo hindi pansin ang pagkakahawig, pero may mga anggulo kasi na para siyang si Durant. At gaya nga ng nabanggit natin sa nakaraan nating video, si Moreira rin ang isa sa mga aasaan ng kanilang team. Di nga lang malaki di ang mga numero, pero isa pa rin sa mga top scorers ng Angola. At kung usapin lamang din naman ang scoring, na itala ni Andre Blatch para sa gilas ang kanyang pinakamaraming puntos para sa gabing ito. Nakapukol din ng mga crucial baskets ang ilan sa mga inasahan nating magpe-perform sa mga nakaraan nating kalaban. Sadyang maganda pa rin ang nilaro ng mga bagito nating players tulad ni na Robert Bolick at CJ Perez. Nandoon yung apoy sa kanilang mga mata. Banggit nga ni Paul Lee na itong mga ito ang posibleng maging pundasyon ng Team Pilipinas sa mga paparating pang taon. May angking mahika siguro ang bigote ni Bolick. Kapag hinuhugot siya sa bench ay di niya binibigo si Coach Yeng sa kanyang mga pinukol na tres at mga buong loob na drive kahit na nagtatangkaran pa ang mga kalaban. Sa kanyang first step at hesitation move ay nakawala nga siya sa depensa. Si CJ Perez nga ang revelasyon para sa ating gilas Pilipinas. Laro lang siya at hindi alintana ang kaba at takot kahit na wala pa siyang masyadong karanasan sa international competition. May mga rookie mistakes, pero banggit nga ni Coach Yeng ay parang naglaro pang mas veterano kumpara sa kanyang mga tunay na veterano. Bigo ang ating kupunang makapanalo sa group stage. Pero dahil ba roon ay titigil na tayo sa pagsuporta sa kanila at magtuturo na lamang kung sino ang pwedeng sisihin sa di magandang pagtatapos? Nasaan naman ang puso roon? Sinuportahan natin sila bago pa sila pumunta sa China dahil sila ang ating pambato at kinatawa ng ating bansa. Pilipinas ang bit-bit. Dala-dala ang mga pangarap ng mga Pilipino upang makilala sa buong mundo. Suportahan pa rin natin sila kahit sa mga ganitong lows o mabababang punto. Dahil dito nila tayo higit na kailangan. Higit sa laro ng basketball, tayo ang unang magbigay sa kanila ng respeto dahil sa kanilang mga sakripisyo at dahil lumaban pa rin naman sila hanggang dulo. Hindi awa, kundi tiwala. Tiwalang sa mga masasakit na realisasyon at katotohanang medyo malayo pa tayo sa mga top teams ng basketball sa mundo ay nandoon ang pag-asa at pagkagusto na mayroon tayong gagawin upang unti-unting maitaas ang antas ng ating laro. People may hate, but sana only to a certain extent. Okay ang kritisismo basta konstruktibo. Maaring hindi natin gusto ang mga nakikita natin. Palitan ng ganito, ganyan, bano si ganito, ganyan. Pero sana bahagi ito ng mas malaking layunin na sa ating mga puna, may makita rin tayong mga bagay na magaganda. Dahil bahagi ito ng diskurso. At malay natin ang mga ginagawa nating pag-uusap ay makarating sa mga taong may impluensya upang baguhin ang sistema, programa o kung ano pa sa sitwasyon ng basketball ngayon. Dahil lang sports should unite and not divide. Tulungan at iparamdam natin sa ating mga atleta na nasa likod ang buong sambayanan sa tuwing sila ay lalaban. Iyon ay malaking bagay. Taas noo at saludo pa rin sa gilas. Para sa bayan. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sangayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang puot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.